ang nagtulak sa akin para magpursige sa pangarap ko. Kung sikat ako, kung mapapanood ako sa TV, wala nang gagawa uli noon sa akin. Ang naging unang hakbang ko ay ang pagsali-sali sa kung ano-anong male pageants. Now, let's call in our third finalist. Yes, our third finalist. Number three, Giancarlo Alcantara. Ang ganda rin din, Paul. Oo nga. Okay. Question na tayo. Giancarlo, here's your question. How will you deal with an indecent proposal? Sa'yo po talaga nang galing yan, ha? Pera siya, Mari. Oo, pera. The question, sagot, kuya, kaya this week? Mga magkano kaya? Mga magkano? Ah. Naku. Mukhang wala na nga talaga. Bigyan kaya natin siya ng assignment na lang para sumagot. Move on na tayo. Move on okay. Na. Homework na lang yung question and answer mo. Okay. And that's our candidate number 3. Let's move on to candidate number 4. Lami sana kasuplay po ito. Hindi po lalo. May mga panahong napapahiya ako. Pero nang lumaon, nanalo rin ako sa ilang pageants. Gabing-gabi na. Saan ka ba galing? Nay, nanalo po ako sa pageant. Mani po. Ah. Napanalunan ko po. Oh, sige na, umupo ka muna dyan, ha? Paghahain kita ng pagkain. Sabi mo muna eh. Nay, may pinakilala po sa akin talent handler. Si Dean. Sabi ko gusto ko po mag-artista. Sabi niya naman po may potential daw po ako. Ako anak, huwag mo nang pangarapin yung pag-artista na yan eh. Pang mayaman lang yan. Mga mayayaman lang ang nag-aartista, anak. Basta po susubukan ko. Sumali ako sa isang talent search sa Maynila, pero natalo ako. Sa kabila nun, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagsali sa mga audition. Nagulat ako nang samahan ako ni Nanay minsan sa Maynila. Oh, lunch break na. Oh, ito number mo. Kumuha ka muna ng pagkain dyan, tapos kain muna kayo, tapos balik in an hour, ha? Oh, guys, kuha na kayo ng pagkain nyo. Ayusin nyo pila nyo, ha? Break time daw po muna. May number naman po ako. Hintay-hintay na lang po tayo. Mommy, where is Yaya na ba? I need to put makeup on. Yeah. Naku, halika na. Halika na, halika na. Halika na, umuwi na tayo. Halika na, dali na. Bakit ho? Eh anak, hindi ka naman matatanggap eh. Nakita mo ba yung itsura mo kumpara sa kanila? Ang kikinis, anak. Ang gagwapo ng mga lalaki. Nakajake pa ikaw. Tignan mo naman yung damit mo. Luman-luma na. Halika na, umuwi na tayo kahit yung mga magulang. Anak, kitang-kita ko yung paghihirap mo. Ganito pala yung dinaranas mo tuwing nag-audition ka. Halika na. Oh, Nay. Mahirap makapasok sa showbiz. Alam ko ho yun. Handa ako, tanggap ko. Pero, ito yung pangarap ko, Inay. Bakit hindi nyo na lang po ako suportahan? Wala po ba talaga kayong bilib sa akin? Tingin nyo ba hanggang pagiging boy na lang yung kaya ko? Anak, hindi. Hindi, anak. Kaya lang pagkatapos nung dinanas mo nun sa tito mo. Kung pwede ko lang bawiin yung desisyon ko na yun, matagal ko nang ginawa. Kaya lang hindi eh. Nasumbatan ko lang ang tito mo, yun lang ang nagawa ko. Tapos na, nasaktan ka na. Pinuntahan niya po siya. Kaya tayo. Hoy, Randy! Randy! Halika nga dito! Kumpala mo ka mo? Ha? Paano mo nagawa sa pamangkin mo yan, ha? Menor de edad si Carlo. Ginawa mo na ang katulong. Tapos nagawa mo pang takutin at saktan! Ate, pasensya na. Lasing-alasing ako na. Nagtinim yung paningin ko, ate. Hindi katuwiran yun! E, paano ko napatay mo si Carlo, ha? E, pinagkatiwala ko sa iyong anak ko, tapos ganun ang gagawin mo? Ako ang nagtulak sa'yo sa tito mo, anak. Kinusto ko rin naman po yan, eh. Pero mali na
naman yung desisyon ko. Parang yung pagpunta ko sa abroad. Pero anak, dito sa bansa natin, konti lang naman yung oportunidad na binibigay sa katulad natin eh. Hindi dapat ganun, pero anong gagawin natin? Anong laban natin? Kaya tiniis kong malayo sa inyo para mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Pero nabugbog lang ako ng amo ko sa Dubai. Naniniwala ako sa'yo, anak. Naniniwala ako sa'yo, pero napakalupit ng mundo natin. Minsan, kahit anong pagsisikap mo, puro pasakit pa rin yung matatanggap mo, anak. Pinoprotektahan lang kita. Ayokong masaktan ka. Naiintindihan ko naman, kuya, kung bakit kayo natatakot para sa akin, Nay. Pero kung hindi ko to gagawin, hindi ko to susubukan, hindi ko po mapapatawad yung sarili ko, Nay. Nay. Kahit supportahan niyo lang po ako, Nay. Yung supportan niyo na lang po yung natatanging pag-asa ko, Nay. O sige, anak. Sundin mo yung puso mo. Pero anak, ipangako mo sa akin kapag sobrang hirap na, kapag sobrang sakit na, kapag hindi mo na kaya, umuwi ka na lang sa amin ng tatay mo, ha? Umuwi ka na lang sa Nuembaisiya. Tsaka tutandaan mo to, anak, ha? Kahit anong mangyari, magtagumpay ka man o hindi, may uuwian at uuwian ka sa amin.